Hello everyone and welcome back to our channel, and for today's video, pag-uusapan naman natin ang photo essay. Let's go! So sa lesson natin ngayon, gagamit tayo ng module ng Media and Information Literacy, Creative Content Creation. So ano nga ba ang photo essay? Ang photo essay ay isang paraan ng pagkikwento gamit lamang ang mga pictures. So maraming paraan ng pag-style ng photo essay. Pwede mong baguhin yung kulay para ma-match yung mood ng kwento mo. Pwede mong lagyan ng mga border at kung ano-ano pa. Merong malawak na mga topic na pwede mong gamitin, of course, sa paggawa ng isang photo essay. Yung parang nagsusulat ka rin ng kwento mo. Ang dami mong pwedeng ikwento, ang dami mong pwedeng gawing topic, ang dami mong pwedeng gawing mensahe. So ang photo essay can be thought provoking, pwedeng makapag-reflect yung mga makakita nito. Pwede silang emotional, pwede silang matawa, or all of the above. Pero ang pinaka-importante talaga, dapat meaningful yung photo essay mo. Hindi siya madaling makalimutan, talagang may laman yung kwento mo. So yun na nga, photo essay, isang form of visual storytelling, kasi gumagamit siya ng series of images para maparating yung kwento niya, para maipasa yung mensahe niya. So a great photo essay daw is powerful. It has an ability to evoke emotion at understanding na hindi man lang gumagamit ng words, kasi picture nga lang yung ginagamit sa photo essay. So nagde-deliver ito ng story gamit ng mga series ng mga photographs, tapos dinadala nito ang mga viewer sa isang narrative journey. So narrative journey na likha nung creator ng photo essay. So meron ditong binigay na apat na photo essay examples. So marami daw mga interesting photo essay ideas na nagbibigay ng mga endless avenues to tell a powerful photo story. So example lamang tong apat na to. Number one, day in the life photo essay. So yung ganitong klaseng mga photo essay, nagbibigay siya ng storya tungkol sa isang particular na subject sa buhay niya sa loob ng isang araw. They can showcase the career of a busy farmer, kung ano bang mga ginagawa ng isang farmer sa isang araw, o di kaya isang artist. Pwede rin itong ipakita yung mga daily chores ng isang nanay o tatay o mga magulang. O pwede rin ipakita dito kung ano ba talaga nangyayari sa buhay ng mga magulang kasama ang kanilang mga anak sa loob ng isang araw. O hindi naman kaya kung anong nangyayari, anong mga routine activities na ginagawa ng isang high school athlete. So mga ganun yung mga pwedeng topic mo dito sa day in the life photo essay. So yung day in the life photo essay daw can be emotionally evocative. So binibigyan nito ang mga viewer ng intimate glimpse. Pinapasilip nilang mga viewer sa mundo ng ibang tao. Ngayon, kung gusto mong ikaw yung subject ng day in the life photo essay, kukuha ka ng mga pictures ng sarili mo. Picture mo habang nag-aagahan, picture mo habang sasagot sa mga module, picture mo habang gumagawa ng mga gawaing bahay, at mga kung ano-ano pa. So yung anong mga karaniwang routine mo araw-araw, so yun yung ilagay mo sa photo essay mo na ikaw yung subject. Number two, historic site photo essay. So pag ganitong klaseng photo essay, of course yung subject nyo dito ay isang lugar na may significant history. May makabuluhang nangyari sa lugar na yan. So, taking pictures of historic landmarks offers a variety of different perspectives. So, pwede kang gumamit ng mga iba't ibang angulo, depths at lighting. So, depende kung ano bang, depende sa gusto mo, sa preference mo, depende sa storya mo, depende sa mood ng photo essay mo. Pwede ka rin gumamit ng mga drone sa ganitong klaseng photo essay. Kaya nga lang, bago ka gumawa ng isang photo essay, of course, kasama sa pagpaplano mo, yung kakayahan mo, yung mga materialis mo na pwede mong gamitin, at isaalang-alang mo din dito yung budget mo at yung mga kung ano ba talagang kaya mo lang gawin para maging successful sa paggawa ng isang photo essay. Maganda rin kasi pag gumamit ka ng drone, di ba, may aerial view ka, so napapakita mo yung image na hindi karaniwang nakikita ng mga tao. Kasi pag tumitingin yung tao sa isang historical site, syempre nasa lupa lang sila, so hindi nila alam kung anong itsura nito
kapag titingin ka sa itaas. Number three, behind the scenes photo essays. So this is self-explanatory. Yung mga behind the scenes photo essays ay isang magandang paraan ng pagpapakita ng mga imahe, kung anong nangyari bago mo, kunwari, nagawa ang isang bagay. So kunwari, anong mga pinagdaanan ng grupo nyo sa pag-accomplish ng isang project, anong mga problema ang na-encounter nyo, anong mga masasayang bahagi during the journey nyo along the sa pagkumpleto ng isang proyekto. Yung ganitong klaseng photo essay ay isa ring magandang paraan para mapakita yung mga events from start to finish. So with this type of photo story, you can see the working parts of a production. Diba? Kung paano ginawa ang isang bagay and how it all moves together in harmony. Number four, local event photo essays. Yung mga local event, pwede rito ang fundraisers, art shows, o di naman kaya festival. Kukuha ka rito ng mga candid photos ng mga taong involved dun sa event. Yung mga candid photos, yung para bang hindi alam ng mga subject na kinukuhanan sila ng litrato. So yung mga subject na yun, pwede silang nagtatrabaho, nagpe-perform, o di naman kaya nanonood lang. Tapos kukompile mo sila along with the background objects para naman maging maganda yung scene ng photo essay mo. Meron din tayo ditong 4 tips for creating a photo essay. So creative photography can be fun, sentimental, eye-opening, or gut-wrenching. So pwede nitong ma-expose ang isang katotohanan o di naman kaya ay magbigay ng pag-asa. So with so many possibilities to share a good photo essay, importante daw na i-follow ang mga tips na ito. Number one, do your research. Maraming mga iba't ibang topics ang available para sa isang photo essay. Pero hindi ibig sabihin na yung specific idea na na-come up mo ay hindi pa natakel ng isang professional photographer. Okay? Ang gagawin mo kapag meron ng, kunwari, nakapagkwento about dun sa idea mo, ay titignan mo sila tapos i-analyze mo kung ano pang pwedeng gawin para naman makapag-deliver ka ng isang photo essay na katulad niya, pero this time merong konting kakaiba, merong nabago at medyo naging more interesting kesa dun sa naunang photo essay dun sa katulad na topic mo. Number two, follow your instincts. So take photos of everything kasi this can be helpful sa iyong photojournalism kasi hindi mo alam, baka mamaya kailangan mo yung isang part na ganito. So mag-take ka lang ng mag-take ng pictures. So the more coverage daw that you have, the better. Pero of course, hindi naman ibig sabihin lahat ng yung gagamitin mo, pipili ka lang doon. Ang punto lang is, dapat merong kang mga naka-reserve na mga pictures kasi again, hindi mo alam, during the crafting mo ng photo essay, kailangan mo pala ng ganitong kuha. O di syempre may mahuhugot ka. Number three, only use the best images. Yung pinakaunang photo mo hanggang dun sa pinakahuli, yung final photo, dapat nagpapakita ito ng malinaw na istorya. Kapag kasi gumamit ka ng napakaraming pictures, pwedeng mawala or mabawasan or lumabo yung impact ng message mo. Dapat ang gagamitin mo lang ng mga pictures, yung mga tinatawag na key photos, yung mga importante, yung mga kailangan mo lang, pinaka the best images. Number four, be open-minded. So, syempre, bago ka talaga magsimulang gawin yung photo essay mo, meron ka ng initial na plano, initial na concept. Be open-minded kasi during the process, pwedeng may magbago. Okay? Makaka-come up ka ng idea na hindi naman talaga, or wala naman talaga doon nung time na pinaplano mo yung photo essay mo. That's okay. Okay? Gumawa ka ng something na wala sa plano, that's okay. Kasi your project daw may evolve past its initial concept. So sometimes kasi, a photo essay daw evolves organically, tapos yung trabaho mo as a photojournalist is to extract the right narrative from the images you've captured. Okay, okay. Ito yung plano mo. Pero habang nakakuha ka ng mga pictures, ng mga images,
biglang may nakuha kang something from those images na bago. So, okay lang daw yon, okay lang daw na magbago ng konti, lumihis ng konti sa plano. So, okay lang daw yon kahit na wala yon sa original idea mo, sa original concept mo. How to create a photo essay in 7 steps. So, before you get started daw, think about these questions. First question, how are you going to make it all happen? How are you? Paano mo magagawa yung concept mo? Ano yung mga budget? Kaya ba ng budget mo? Kaya ba ng schedule mo? Once na meron ka ng answers dun sa mga questions, you can start working on a photo essay of your own. So here's how to do it daw. Number one, tell a diverse, confident story. Dapat daw alam mo kung ano yung ginagawa mo at bakit. Kung ano yung kinukuha mong mga pictures at bakit. Importante daw na alam mo yung mga, kung ano yung message na gusto mong iparating at alam mo yung purpose ng pag-shoot mo ng mga pictures. Number two, make sure you have a wide variety of images. Mas madami, mas maganda. So kahit parehong subject lang, iba-iba yung paraan ng pagkuha mo dun sa subject na yon. Kunwari, mas wide yung angle, close up, or different lighting. Pwede ka rin kumuha galing sa iba't ibang direksyon. So with a large collection of images to choose from, dahil nga ang dami mong kinuhang pictures, photographing everything can give you a wide pool to choose from when compiling your photo series. So kapag magko-compile ka na, kapag pipili ka na, marami kang mapagpipilian at makakapili ka ng mga magagandang pictures dun sa mga kinuha mo. Like what I've said earlier, the best photos lang ang kailangan mong gamitin. Be a ruthless photo editor. So yung editing process should be blunt. So if a shot is beautiful pero hindi naman siya bagay dun sa essay, dun sa storya, or dun sa concept, huwag mong gamitin yon. However, do not edit any images on the same day you shoot. So nakakuha ka ng mga pictures ngayon tapos i-edit mo kaagad mamaya, sabi ng module, hindi raw yon advisable. So mas madali daw maging objective kapag nagpahinga ka muna, naglagay ka ng time in between those two, yung pagkuha ng pictures at ang pag-edit dito. Number four, choose your top 10 images. Pero actually, sometimes nagbibigay ng guidelines si teacher tapos sinasabi nila kung ilan dapat ang gagamitin ng pictures. Pwede nyo i-clarify si teacher nyo kung ilang pictures ang gagamitin nyo pagdating dito. So regardless kung ilan yung images, ang point ng number four is that magna-narrow down ka ng pakonti-konti. So kunwari, sa mga nakuha mong mga pictures, pipili ka ng best 100 photos. Pag nakakuha ka na nito, a day or more later, pipili ka naman ngayon ng 25, tapos ina-narrow down mo naman ngayon yung 25 sa top 10 images. So, top 10 kung 10 pictures yung gagamitin mo. So, dapat sigurado ka na yung top pictures mo, final na mga pictures mo, ay masiserve nito ang original concept ng story ang gusto mong iparating. Number 5, ask for outside input. Mas maganda raw kung merong input galing sa ibang tao. Kasi minsan kasi yung mga mali, hindi natin nakikita. Nakikita lang ng ibang tao. So get a trusted, visually sophisticated friend to help you. Kukuha ka ng mga kaibigan or isang kaibigan, then you will tell them na pumili sila ng mga top pictures. Okay? Pag nakapili na sila ng top pictures, ikukumpara mo naman yon sa mga pictures na pinili mo. Tanungin mo siya or sila kung bakit yun yung napili nilang pictures. At yeah, pwede kayong mag-usap kung ano dapat ang dapat gawin sa photo essay mo. Huwag kang makipag-debate kung yun yung gusto niya. Kasi yung trabaho mo dito, dapat listener ka. Pakinggan mong mabuti kung bakit yun yung gusto niya, bakit yun yung napili niyang mga pictures, at baka may matutunan kang bago. Para naman mas gumanda yung photo essay mo. Number 6, make your final selections. So keeping in mind your discussion with your trusted friend, okay, nag-usap na kayo,
alalahanin mong mabuti yon bago ka pumili ng mga final photos mo. Number 7, write captions. Okay? Yung final images mo can be captioned to help enhance your visual narrative. Pero dahil nga isa itong photo essay, hindi naman talaga to necessary. So clarify nyo rin sa teacher nyo kung kailangan nyong maglagay ng caption. So kung feel mo na ang images mo ay kailangan malagyan ng text, kung mag-add ka. Pero before ka mag-add, I suggest na tanong ka ulit sa subject teacher mo kung pwede kang maglagay ng caption. Baka mamaya madedakan ka ng point. However, if you think the images can stand on their own, kahit walang text, kahit walang caption, then you can present them as they are. So dito sa What's More ng module, merong activity na kailangan mong gumawa ng photo essay. Now, itong photo essay na to ay digital. So ibig sabihin, hindi mo na to kailangang i-print. So instruction, your task is to produce short but meaningful multimedia content. Below are some suggested outputs together with specifications. You may opt out to do other content format, but make sure that, number one, it contains at least two dimensions of media. Hindi mo na kailangan isipin mabuti yan kasi pag tumingin ka dito sa baba, sa may table, binigyan ka na nila ng dimensions. Yung dimensions na kailangan natin magawa sa photo essay ay text tsaka visual. Number two, it should not exceed 5 minutes for audio-visual projects. So audio-visual lang yan, okay? Number three, it should be cost-effective. You do not have to spend much. So, hindi raw kailangang mamahalin yung output mo. Simple lang at saka hindi masyadong magastos. So, dito punta tayo sa dimensions, text and visual, options, digital photo essay. Specifications, create an electronic portfolio of original pictures. Original pictures, ibig sabihin ikaw mismo ang gumawa, ikaw mismo ang nag-take ng photos. Now, electronic portfolio, compilation ng mga pictures, hindi mo na kailangan i-print. Ibig sabihin, yung folder ay nasa cellphone mo lang, tablet or laptop or computer. So, each photograph must have text component. Okay, text component. Maglalagay ka ng text para meron kang detailed explanation. Explain mo yung photos isa-isa, okay, each photograph. Remember that this photo essay must have a story appeal, malakas ang impact. Okay? Kailangan pag nakita to ng teacher nyo, makakapag-reflect siya, mapapaisip siya, matatouch yung kaluluwa niya, okay, magandang emotion, yung mafe-feel niya. You may use PowerPoint, Publisher, or any related app. So I suggest PowerPoint na lang. Kasi yung ibang estudyante, pwede silang makagawa ng ganitong klaseng project gamit lang ang cellphone. So kapag yung output nila dun sa cellphone, pwede siyang actually i-transfer sa Microsoft PowerPoint at walang ma-encounter na problema. Incorporate your school's division and school logo on the first page. So first page nilang ilalagay yung mga logo. And then, sasubmit nyo to via email. So, ibig sabihin, kailangan nyo magkaroon ng email address, okay, account. So, tanungin nyo si teacher nyo sa email address niya para dun nyo i-submit yung project nyo. Huwag nyong kalimutang mag-i-attach yung project nyo. Ah. Kasi actually ako ilang beses nang nangyari sa akin yung nagsisend ako ng email tapos nakakalimutan ko yung attachment. So, make sure na naka-attach yung project nyo. Alright, so I think that's gonna be all for today's lesson about photo essay sa Media Information Literacy module, Creative Content Creation. So I hope na may natutunan kayo, naging meaningful ang usapan natin. Kung nagustuhan mo tong video na to, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe, and share mo na rin sa friends mo. Tapos turn on mo na rin yung notification para palagi kang updated. Pwede ka rin mag-comment down below. Okay?